Lahat ng tao ay umuutot. Ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong crush. Pwedeng nakakahiya o kaya ay nakakatawa, pero ito ay normal na nangyayari. Naisip mo na ba kung bakit inilalabas ng ating katawan ang mabahong hangin na ito? Maaaring hindi mo alam ay hindi lang ikaw ang gumagawa ng iyong utot. Ang pag-utot o flatulence ay ang paglabas ng hangin na naipon sa ating bituka mula sa butas ng ating puwit. Bahagi ng hangin na ito ay galing sa hangin na ating nalulunok habang kumakain o umiinom. Pero ang karamihan ng hangin ay nanggagaling mismo mula sa loob ng ating katawan. Kapag may mga pagkain na hindi kayang tunawin ng ating tiyan, umaabot ito sa ating large intestine. Ang ating large intestine ay tahanan ng trilyon-trilyong mga microorganism na may symbiotic relationship sa ating katawan. Ang komunidad ng bakterya sa ating bituka ay tinatawag na gut flora, at malaking papel ang ginagampanan nito para mapanatili tayong malusog. Ang mga bakterya ay tumutulong sa ating immune system para labanan ang mga masasamang mga pathogen. Tumutulong silang mag-extract ng mga nutrient mula sa pagkain at gumagawa rin sila ng mga bitamina tulad ng vitamin K at vitamin B. Kapalit ng mga ito ay binibigyan natin sila ng tahanan, pati nutrisyon mula sa mga pagkain na hindi natin na-digest. Kapag pina-ferment nila ang undigested food, naglalabas sila ng iba't ibang mga compound tulad ng mga maiiksing fatty acid na pinagmumula ng enerhiya, pati mga gas na nilalabas natin kapag tayo ay umuutot. Naaapektuhan ng ating kinakain ang dami at amoy ng ating mga utot. Ang isang tao ay karaniwang gumagawa ng 500 hanggang 1,500 milliliters ng utot sa isang araw. Madalas ay nakakaranas tayo ng mas maraming gas kapag kumain tayo ng mga pagkain na mataas ang nilalamang mga complex carbohydrate tulad ng beans, repolyo, broccoli, cauliflower, patatas, mga wheat product tulad ng tinapay, at mga dairy product tulad ng keso at gatas. Habang pina-ferment ang pagkain hindi na-digest, naglalabas ang mga bakterya ng iba't ibang mga gas tulad ng carbon dioxide, hydrogen, at para sa ilang tao, methane. Kasama ang nitrogen na galing sa hangin nalulunok natin, binubuo ng mga ito ang humigit-kumulang 99% ng ating utot. Sa katunayan ay walang amoy ang mga gas na ito. Ang natitirang 1% ng utot ay gawa sa mga compound na may sulfur tulad ng hydrogen sulfide at methane thiol. At ito rin ang dahilan kung bakit mabaho ang amoy ng utot. Ang mga volatile sulfur compounds na ito ay galing sa mga protein na ating kinakain. Kaya sa susunod na may makakarinig sa iyong umutot, huwag kang mahihiya. Isipin mo na lang na pinapasalamatan ka ng mga bakterya sa iyong bituka para sa libreng pakain. Meron ka bang mga science question na gusto mong sagutin namin? Mag-comment lang! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming Ag-Amazing videos.